Ako po si retired police senior police officer for Arturo Las Cañas ng Philippine National Police Davao City Police Office. Isa ako sa mga original members ng Davao Death Squad ni dating mayor at dating presidente na si Rodrigo Roa Duterte. Kami ang mga inuutosan niya na pumatay sa libu-libong tao sa Davao City and rural areas from 1988 hanggang sa umalis ako sa grupo noong December 26. Sa kinadaunan ay mga kalabang personal, karibal sa negosyo o kritiko sa politika. Kagaya ng broadcaster na si Jun Pala, ang pinapapatay sa amin ni Mayor Rodrigo Roa Duterte na tinatawag din namin na Superman. Madalas inuutos sa amin ito directly ni Mayor Duterte. Sunny Villaventura, ang head ng operasyon ng Davao Death Squad, ni Bongo, naalala Rodrigo Duterte, o ni Bato de la Rosa nung siya ay chief of police ng Davao City. Kami po ang mga berdugo ng Davao City at ang mastermind namin ay walang iba kundi si Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ang lahat ng mga specific cases na pinatay namin sa naalala ko lang ay inilahad ko sa akong testimonya, sa aking testimonya sa International Criminal Court or ICC. Gaya ng huli kong huli kong testimonya sa Senado noong 2017, ako po ay humihingi ng tawad sa mga pamilya ng aming mga biktima at sa taong bayan. Pinagdarasal ko rin po sa ating Panginoon ang aking kapatawaran. Maraming maraming salamat po at handa na po ako sa inyong mga katanungan. Yes. Bago po natin umpisahan lahat, ito po yung medyo mahalagang question, lalo na po sa aming mga media, no? May nag-alok po ba ng pera para magtestigo ka laban kay Duterte? Wala po, sir. Opo. Yan po ang katotohanan. Ano po ang nagtulak sa iyo? Bakit ka umalis sa Davao Death Squad ni Duterte? Number one po ay matinding konsensya at itong lahat ay personal ko pong desisyon na dapat po ilabas ito at baka mabigyan. Hoping one day mabigyan ng kustisya ang mga pinagpapatay sa Davao City at sa buong bansa at sa mga nililibing sa mga masigit. Yan na po. Kamakailan po, Mr. Las Cañas, ay nagkaroon po kayo ng interview kay Antonio, Ginong Antonio Montalban ng Vera Files, kung saan po nabanggit muna si former President Duterte ay Lord of all drug lords. Paano mo nasabi ito? Dragnet. Yeah, kasi ang lahat po ng mga drug lords sa Davao City ay personal ko pong kakilala at ito po ay mga allies po ni Rodrigo Duterte. Kung hindi po kayo allies ni Rodrigo Duterte, hindi kayo pwedeng magtira sa Davao City dahil talagang ipapatay niya kayo. So hanggang ngayon, buhay pa po si Maykilyang, Charitan, Samioy, and Pulong Duterte. So Paano mo yun na po ang masasabi ko at yun ang yung ibang karibal niya ang drug lords katulad ni Mayor Aldong Paruhinog ay pinapapatay na niya. Suro na niya lahat. Kaya siya ang pinaka-lords of all the drug lords ng hindi lang Southern Philippines, maybe the entire Philippines. Sir, naniniwala po ako na nandyan po po yung mga networks nyo, yung mga kaibigan nyo na tumutulong sa inyo sa pagbibigay ng impormasyon. Sa tingin nyo, tuloy pa po yung operasyon nila? Ginoong Lascano, Yeah, hello. yes po. Gamit po yung mga networks nyo na nagbibigay sa inyo ng mga impormasyon, tingin nyo ba tuloy pa rin ang operasyon nitong mga nabanggit mong pangalan, mga personalidad, hinggil sa illegal drugs?
Yes po, sa Davao City po at Davao Region. Sino-sino pa pong involved? Ang tingin nyo, bukod sa nabanggit niyong pangalan, si dating Pangulong Rodrigo Duterte, Michael Liang, Sammy Uy at Charlie Tan, Yes. meron pa po bang iba? Siyempre po, sa mga hangay ng kapulisan, lalo pa si Police Colonel Wilkins Villanueva na nagbibigay sa kanya ng mga pangalan, bogus na mga pangalan, target personalities ko no, sa kanyang bogus na war on drugs, sa kanyang death list. At isa pa, siyempre, si Police Colonel na ngayon ay five-star Senator Ronald Bato de la Rosa, na involved yan sila. Nasabi mo rin po sa Vera Files interview na involved din sa smuggling itong si Congressman Pulong Duterte. Pakidetalye nga po ito. Mr. Opo, tama po yun. Pakidetalye po yung sinasabi Ah, niyong ganito po. Paano Yes niyo po, po may personal. Hello? nasabi na involved po si Congressman Duterte sa smuggling? Ginawa po niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao nung siya ang vice mayor. So pumayag ako and then kinausap ko si Attorney Collect Customs Collector Attorney Bangkoy, Attorney Edward Revoco ang assistant, and then yung chief ng assessment na si Attorney Valdez. In fact, every week nag-deliver ako ng pira sa kanila. To si Attorney Bangkoy as collector, 2 to 3 million per week yan. And then yung si Edward Revoco, 1 to 2 million per week, depende yan sa arrival ng mga container van ni Paulo Duterte. Magwe-withdraw po kami ni Mark Suico ng pera every Friday po ito sa tatlong bangko. Number one, BDO. Number two, East Swiss Bank. And number three, Mindanao Network Bank. Ito po ang rule ko. Nag-escort ako ng bribe money per instruction po ni Vice Mayor Paulo Duterte. Sa tingin niyo po ba, tuloy pa rin din ang smuggling operations nila? Sa tingin ko po, hindi lang po Port of Davao. Nationwide na po ito na activities kasi si Pulong is very powerful na ngayon. Kung marinig natin sa mga balita sa national dito sa Port of Manila. Pero sa tingin ko, pinakamalakas talaga hindi lang Port of Davao, yung iba-ibang port ng Mindanao. Tuloy-tuloy po ito kung hindi ito maimbestigahan. Nung kainita ng pagkakasangkot mo dyan sa smuggling operations nitong mga Duterte, magkano inaabot nila sa iyo, Ginoong Lascano? Actually, inaalaw ni Pulong na mabigyan ako ng 50 to 75,000 pesos per week. Kasi ang trabaho ko is mag-export lang. Si Collector Bangkoy is 2 to 3, more or less, million peso. And then yung assistant niya, and then yung si Attorney Valdez ng assessment, si Colonel Albano ng Customs Intelligence ng Davao, nag-deliver kami ni Mark Suico more or less mga 1 million peso per week ito every Friday kasama yung kanyang secretary na si Ma'am Eunice. At hindi lang yan. Binibigyan ko rin si Colonel Capuyan ng ISAP na kasama ko si ako nag-escort ng Mark na 500,000 pesos more or less per week. And then tumatol de la Rosa na ako mismo nagbibigay ng 50,000 peso per week. Depende sa arrival ng mga containers, pati si Royina Galma na si Mark Suico ang nagbibigay dito. Kay Pulong Duterte is pinadeliver sa akin ni Mike
sometimes during Saturday morning na meron siyang share na I think kung hindi ko nagkamali mga 150,000 or more to 350,000 per week lang ang kang pulong. Pero I doubt it that it is true. But ako nag-deliver sa kanya per week. Mr. Lascana, meron po kayong mga binanggit na pangalan na mukhang hindi po familiar sa amin. Ano po ba sila? Mga polis, militar, negosyante, or mga criminal syndicates po? Yeah. Military. Si Colonel Capuyan ay isang colonel ng Intelligence Service ng Armed Forces of the Philippines. Si Bato de la Rosa naman na siya ang Chief of Police ng Davao City at the time. At si Royel Agarman naman ay siyang Chief of Police ng Santa Ana Police Station and Sa Police Station kung saan na mayroon siyang jurisdictional operation sa Port of Davao. Yan po ang pagka-recall ko. Totoo rin po ba na membro daw ng Chinese Triad? Ito po yung drug syndicate na international po yan eh. Itong si Congressman Pulong Duterte. Totoo po yan. Dahil nung personal kami nakausap, kinubaran ko siya sa lodge namin sa Mason kasi pumasok siya at gusto siya magpa-initiate. Part of the initiation, yung hubaran ka. Noong nakita ko ang kanyang napakalaking tato, katulad sa tato ito na may kilyang. Then tinanong ko sa kanya bakit siya nagpatato. Sabi niya, bro, ako ay honorary member ng Samgor Triad Group. So, paano niyo po ma-describe yung relationship nitong Charlie Tan at Sammy Uy Michael Yang kay dating Pangulong Duterte? Ano po yung pagkakaugnayan nila? Pagkaalam ko nung nakabalik si Mayor Rodrigo Duterte noong 2001, palagi sila nag-meeting sa Hotel Elena. Itong mga triad na ito, kasama si Mayor Duterte, si Michael Yang, si Sammy Uy, si Charlie Tan. At minsan si Alan Lim, nakikita ko yan. Yung Hotel Elena is very low profile place. Pero ito ang paborito talagang hangout ng mga ito sa Davao City. Nasa Lanang Davao City po ito nakalocate. Sir, lumalabas din sa mga aligasyon nyo na ito daw si Sara Duterte ay dawit din sa Davao killings. Totoo yes, ba? Totoo yan. Kasi siya nga ang pasimulo nitong uplantokhang eh. Nung nakaupo siya as mayor noong 2012, inapuwent niya si Bato de la Rosa as Chief of Police ng Davao City. And in fact, pinatawag ako ni Bato, nag-usap kami personal dito sa kanyang quarter sa Camp Linor, Davao City Police Office. At sinabi sa akin ni Bato de la Rosa na nag-craft sila ng panibago ngayong extrajudicial killing na campaign against illegal drug, in which is tok-tok hangyo, meaning tokhang. Tuktukon o hangyoon, punuhay ang mga relatives ng mga target personalities, illegal drug, labi na ang mga, lalo pa ang mga gumagamit ng shabu at saka nagbibinta. Kasi ayaw ni Inday Sara na palagi na siyang interview ng media, tinatanong na about nitong motorcycle riding in tandem sa Davao City. Ang daming namamatay at walang nag-ibistigar. So, dito na-confirm ko kay Mayor Sara, kasama ko si SPO4 Sunny Binaventura sa particular na araw na yun. Yung order sa akin ni Bato de la Rosa about uplantukhang. Kung papayag ba si Mayor dito. Pero gi-confirm niya personal ka sa akin kay Sunny Binaventura. Ang sabi niya in Bisayan parlance is bulgar naman kayo noong kanang inyong posil. Meaning bulgar na kayo kung barilunin mo ang target. Sabi niya,
kinapa ninyo, unya, ilubong ninyo ang target para ang kaso, missing person lang, kay samo kayo ang media, sige pangutana. Maudyo na iyang pinaka-word. In a stand for it. It's true. Sir, you mentioned the names of ex-President Duterte, ex-Davao City Mayor Sara Duterte, at itong si Paulo Duterte. Sir, pwede ba namin malaman kung diretso kayong, direkta kayong kumukuha ng order sa kanila para isagawa itong mga illegal activities? Or meron pa pong Yes. dinadaan na middleman? Kay Mayor Duterte sa kanya na drug war at saka extrajudicial killings, DDS killings, direkta po sa kanya. Sometimes po, dumadaan kay SPO4, Sane, Binaventura, at Bongo. Pati po kay Bongo, dumadaan po yung utos na may Yes. ililigtas kayo? Yes. At saka kay Police Colonel Ronald Bato de la Rosa noong Upland Tukang. Mr. Lascana, sino po nag-aabot sa iyo ng kabayaran sa mga ginagawa mo? Sa nung una si SPO4 Sanay Binaventura, and then sometimes personally si Mayor Rodrigo Rua Duterte na, and sometimes si Bongo. Alam po ba ng International Criminal Court kung ano yung mga nalalaman niyo, sir? Nagpaabot, alam na po ba sila sa inyo, yung grupo na yon? Yes, during nag-conduct sila na pre-trial investigation sa akin dito, sa kinalalagyan ko ngayon, noong February, kung hindi ko nagkamali, 2022, 6 days pre-trial investigation sa akin, sinabi ko po ito lahat. Bakit ngayon lang ulit kayo lumabas? Mukhang marami pong magugulat, siyempre, parang nawala kayo tapos lumabas ulit kayo. Bakit po? Ano pong reason? Siyempre, unang-una, wala na siya sa pakin ngayon. At pangalawa, naging witness na ako sa kanyang kaso sa Crimes Against Humanity sa ICC. So, kailangan na magmatapang ako na lalabas at lalabas at hahamunin ko talaga itong halimaw ng Davao. Kung sino sa amin ang nagsasabi ng totoo. Sir, kumpiyansa ba kayo na mayroong mga ibang personalidad na kayang suportahan yung mga aligasyon nyo? I hope na meron, pero walang ibang makasuporta sa allegation ko kundi ang kabuuan pong pagkatao ko po. Kasi personal ko po ito na na-experience kay Mayor Rodrigo Duterte, kay Sara Duterte, kay Bato de la Rosa, Sana Ibinaventura. Sa inyong pahintulot, Mr. Lascano, pahintulutan naman natin ang ating mga kasamahan sa media para makapagtanong sa inyo kung meron sila pong mga additional questions. Okay po. Ms. Salima Refran, please. Pasok po. Hello, magandang umaga po. Mr. Lascana, naririnig niyo po ba ako? Yes, ma'am. Good morning po. Po. Good morning po. Salima Refran ng GMA Integrated News. Sir, pwede niyo po bang pakiulit? Ano po specifically yung partisipasyon ni Vice President Sara Duterte dito po sa mga ginagawa niyo? Sabi niyo siya yung nagcraft nung tukhang, pero alam ba niya yung mga nangyayari? Alam ba niya na may patayan? Ano po yung kumbaga main participation niya sa lahat ng ito? Yes po. Hindi lang niya alam na yung ginagawa ng kanyang tatay na drug war, bogus drug war. Nag-imbento talaga siya ng bagong trademark ng extrajudicial killings in the name of Tukhang. At dito, pinayagan niya si Police Colonel Ronald Bato de la Rosa na i-impose ito sa Davao City. Ang dami pong namamatay dito, ang dami namimissing,
Nag-imbestigar ba si Sara Duterte? Wala. Nag-imbestigar ba ang Davao City Council? Wala. Nag-imbestigar ba ang Commission on Human Rights? Wala. Hawak nila lahat. Itong si Vice Mayor Tambaluslos. Ito ang Tambaluslos talaga na totoo. At harapin ko ito ng gusto. Kasi totoo ang hawak ko. Okay, any more questions from our media friends? Anyway, habang wala pa, itanong ko lang sa inyo, Mr. Las Cañas, may tumutulong ba sa inyong mga personalidad habang kayo'y nagtatago? Kasi matagal din po kayo nagtago. Yeah. Well, ang iba kilala ko, ang iba mga concerned citizen lang. Of course, hindi ko sila pwedeng pangalanan for security purposes. So, meron po, meron po. Tapos, sir, si, alam ko ang isang nagharap sa inyo noon ay itong si dating Justice Secretary Leila De Lima. Nagkaharap na po ba kayo lately? Wala pa po, except lang po nung first time po na napatawag ko ako sa Senado nung nagsinungaling ako. Pero nung investigation sa laba, wala po niya ako pinatawag. Okay. Sir, meron po kaming natanggap na informasyon yung meron daw pong kaugnayan itong si Mayor Paro Ueno sa mga Duterte sa kanilang mga illegal na gawain. Yes. Si Mayor Aldong Paruhinog ang in charge sa Northern Mindanao operasyon ng kapatid ni Michael Yang na mayroong Cebu Laboratory ito sa Osamis. Si Mayor Duterte naman ang in charge dito sa Southern Mindanao dito sa mga Cebu Laboratory ni Michael Yang, Samioy at Cholitan. Okay. Meron pa pa po bang katanungan sa ating mga kaibigan mula sa ating mga kaibigan dyan? Pakiano lang po nung ano, raise hand button, paki-press lang po. Hello, come again. Ayan. Si Mr. Jairo Boliedo, please come in. Hi sir, good morning. Can you hear me po? Good morning. Yeah, narinig po sir. Sir, mula po nung meron po ba mga information na gusto po kong idagdag na wala po doon sa affidavit niyo po na una niyo na pong na-share sa atin? For example po, after you left the so-called Davao Death Squad, sir, meron po ba kayong parang updates on how the police, you know, tawag ito, in-implement yung drug war, specifically yung cash flow ng money, kasi di ba may mga nabanggit pong ganun na para may mga may pera pong involved, meron pong nakukuhang parang reward yung mga police natin when, you know, may nagawa po silang mga ganitong crimes. Meron po ba kayong nais okay. Dagdag, sir? Okay, so I think sa pre-trial ito na banggit ko ito sa isang handwritten testimony ko na sinabmit ko sa kanila na during the 2004 December 31 raid dito sa Davao Cebu Laboratory sa Dumoy Toril. Dito pinatry nila ni Colonel Wilkins Villanueva yung anim na mga workers ng Davao Cebu Laboratory as instructed, ordered by Mayor Rodrigo Duterte at the time at binigay ni Mayor Duterte kay Wilkins Villanueva yung isang napakalaking box ng Marlboro box, puno ito ng mga US dollar currencies. At binigyan pa siya ni Mayor Duterte ng additional 5 million peso para ibigay sa akin at additional 11 Chinese nationals na workers sa Davao Cebu Laboratory at chemists. At dito, dinala ko sila sa Laon Quarry at nakuha ko sa kanilang posisyon nung hinanap ko ang mga dokumento nila kasama nila si Alan C. Kasi si Alan C. marunong na magsalita ng broken Tagalog at broken English. Kaya tinanong ko sa kanya kung saan ang mga passport ng kanyang mga kasama. Sabi ng mga kanyang kasama na nasa posisyon ito ni Michael Yang at the time. At maliwan dito, nakakuha ako ng anim na mga small cell phone, Nokia,
sa kanilang mga brick. At pinilit ako ni Mayor na itong over talaga ito kay Espiritu Sanay Bilipintura yung araw na yun, after the New Year. Kaya sabi niya, ipaporensic exam daw niya, pero wala. Hindi po totoo yan. Pinapapatay niya sa grupo namin ni Espiritu Bin Laud, yung 11 Chinese workers in chemist ng Davao Cebu Laboratory at ng Barangay Obrero Cebu Laboratory para pagtakpan ang identity ni Michael Yang, Sammy Oy at Charlie Tan. At of course, si Mayor Rodrigo Rua Duterte na yun ang pinaka-lord ng lahat ng drug lords na ito. Okay, may we now have Miss Kathleen De Villa, I think of Philippine Daily Inquirer. Hello, Miss Kathleen. Hi, good morning po. Kathleen po from Philippine Daily Inquirer. Hi, sir. I just wanted to ask po, if may idea po kayo, kahit estimate po, ilan po naging EJK killings under VP Sara Duterte's leadership as Davao City Mayor? Para lang po malaman natin yung scale ng killings during her time po, na mention niyo po, sir. Hindi ko po isa-isa ito mabilang, pero under my own estimation, yung mga na-abduct ng Heinous Crime Investigation Section Double Death Squad at yung ibang mga death squad na mga station during the time kay Mayor Sara Duterte na pinairal niya itong Oplantukhang. Sa Laon Quarry lang po, sa estimation ko lang, meron pong mga more or less 3,000. Pero ang total damage o napatay sa Davao City, yung nakita at saka yung missing, more or less 10,000 separate from Metro Manila. May nag-imbestigar ba dito? Wala. Nag-imbestigar ba yan? Si Vice President Tambalusulo, Sara? No. Kaya ito, challenge ko sa kanya. Tumayo ka, magharap tayo, kung saan mo gusto magdebate tayo online or what. Patutunayan ko ang mga akusasyon ko sa inyong mag-ama ng mga gangster at mga mafia kayo. Now let's have again Miss Salima Refran. Ma'am, pasok po ma'am. Hi sir, ako ulit. Sir, yun nga po, sumalang na kayo dun sa ICC pre-trial. Meron po ba kayong naibigay na mga documentary evidence? Kumbaga, bukod po dun sa salita ninyo, meron ba kayong naipakitang ebidensya na susuporta doon? Meron ako binigay doon na maliban doon sa 186 na computer print affidavit ko, meron din akong 110 testimony na nakalagay ito po sa isang malaking notebook. In fact, nilagyan ko ng title ng notebook na yun na From Darkness to Light. In fact, tinanggap ito ng Office of the Prosecutor as exhibit. And meron akong mga graph na ginawa ko about the DDS in anti-crime task force, Heinous Crime Task Force, and nung naging mayor si Sara Duterte. I-submit ko po ito mga documentary evidence at nag-submit din ako ng rehistro ng sasakyan na binigay sa akin ni Mayor Duterte na ito ay pagmamayari ng isang very trusted na tao ni Aldong Paruhino na number one robbers of the Philippines as si Alvin Flores. Binigay ko ang mga rehistro na ito, ginamit namin ito sa Oplantukhang. Nasa akin po ang posisyon ko sa sasakyan ito. Estrada pickup. Yes, sir. Nagbabalik po ulit si Mr. Jairo Boliedo. Sir, your acknowledge? Yeah. Mr. Jairo? Mr. Ayun. Jairo? Ayun, okay na po.
Nagkaloloko lang po yung mic. Sir, nabanggit nyo na rin po yung mga implicated na mga big persons dito. Nabanggit nyo na sila affidavit nyo. Nabanggit nyo rin po si Vice President Sara Duterte. Is there any chance, sir, na pwede nyo ma-divulge sa amin kung gaano po yung extent ng involvement or possible involvement po ni Senator Bongo bilang aide po at talagang kanang kamay po ni President Duterte from the Davao Death Squad killings to the drug war, sir? Well, si Bongo po ang nag-provide sa amin na mga personal information data ng Land Transportation Office sa mga target personalities na pinapapatay ni Mayor Rodrigo Duterte at binababa ito kay Speed Posani at kay Bongo. Para for sure na ang mga despot katulad ng grupo namin sa Heinous Crime Investigation Section Davao Death Squad na makuha talaga namin ang target is kumukuha si Bongo ng personal identification data dito kay Mr. De Guzman ng Land Transportation Office of Davao City. Ito kompleto po sa detalye kung saan nakatira ang target, anong sasakyan ang gamit niya, at anong kulay ng sasakyan. So, matagal namin ito po ang ginagawa nung start ng Double Death Squad, kaya maraming casualty. Isa dito pangalan po na binigay sa akin ni Bongo latest lang, yung pagpatay kay Christopher Yu. At meron pa isa na anak siya ng isang engineer na may-ari ng security agency sa Davao City na si Bongo rin ang nagpapatay. Nagbigay siya ng personal information data sa target na tao na ito at napatay ito ng Davao Death Squad. Yan ang papel ni Bongo at dapat malaman ito ng taong bayan na wala na po tayong privacy kung ano ang target ni Mayor Duterte ng kanyang mga alipores na ipapatay, patay po kayo kung manatili kayong magpaluko sa mga halimaw na ito ng Davao City. Ito po ang katotohanan at dapat nila akong harapin at sagutin. Yan po ang totoo. May karagdagang katanungan po ata si Ms. Salima Refran. Your acknowledge, ma'am. Hi sir, pasensya na makulit kami. Sir, yun nga po, ano po yung naging reaksyon ng mga taga-ICC nung inilahad niyo po ang lahat ng ito? Satisfied naman po ba sila doon sa mga binigay ninyong mga dokumento at testimonya? Tapos may follow-up pa po ako pagkatapos po nito. Okay. Satisfied po sila si Alistair, si Attorney Rubin ng Office of the Prosecutor, pati yung lawyer na nag-represent kay Mayor Duterte na appointed counsel ng International Criminal Court Office of the Prosecutor. Kasi hindi po magiging valid yun o legal ang pre-trial investigation na ginawa nila sa akin kung hindi siya represented ng kanyang counsel. Kaya nag-appoint ang Office of the Prosecutor ng lawyer. Hindi ko lang kilala kung sino, pero alam ko na satisfied sila. Wala siyang question sa akin. At saka pinapirma ako sa lahat ng mga sinubmit ko na mga handwritten, affidavit, registration, at sa mga facts na sinabi ko na naka-audio at naka-video na part ito as exhibit. Hindi pa nila sinabi na part ito as evidence. Saka na daw ito ma-declare as evidence ng pre-trial chamber kung may nahuli na sa kanila at makaharap na sila ng trial. So kampante po ako dito na meron tayong maganda ang pre-trial na ginawa po sa akin last year. Thank you po. Nagbabalik po ata si Mr. Jairo. Sir, opo, pasensya na po, ang dami po naming tanong. Susulitin po namin ang pagkakataon po na makausap kayo, syempre po. Sir, tanong lang din po namin, clarify ko lang din, sir, clarification lang po from my other question earlier. So masasabi po natin na ginagamit po ni Bongo influence sa Davao and then ni Mayor, may basbas po ni Mayor
I mean, obvious po na meron pong basbas ni Mayor Duterte yon. So in other words, pag ginagamit nila yung position nila to get those information from LTO and then gamitin po Yes. for ano? Yes. In fact, yung si Edil Guzman, ginawa niya ngayong regional director ng Central Luzon. Ordinary lang yan na employee ng Land Transportation Office. Kaya I have the very confidential access sa mga confidential records ng mga tao kung sino yung kumukuha ng mga lisensya at nalagay sila sa death list ni Mayor Rodrigo Duterte. Kadalasan po sa kanila, patay. Isa yun, si Mr. Opsimar. Latest yun na binigay ni Bongo sa team ko. At napatay na baril ni Medina si Mr. Opsimar dahil nasundan namin ang kanyang sasakyan at alam namin kung saan siya tumitira. Opo. Sir, last question lang po for me and then may question po yata si Ms. Salima Refran. Sir, ano po, any plans po, ano pong future plans po natin? May balak po ba tayong bumalik sa Pilipinas in case masesecure po tayo ng government o ng whoever entity? And if ever po ba na magkakaroon ng local trial, if ever po, aside from the ICC, willing din po ba kayo mag-testify against President Duterte? That's all. Thank you, sir. Yes, I'm very much willing anywhere. Kung saan niya gusto, hinahamon ko. Matagal ko na siyang hinahamon eh. Magharap kayo ng harapan. Kung tunay ka na lalaki gong, kung hindi ka gong-gong, humarap ka sa akin. Patunayan mo, nung nagsabi ko ng katotohanan, niluloko mo mga Pilipino. Anong ginawa mo? Drug war? Anong drug war? Ikaw ang drug lord. So harapin mo ako. Ito ang pinaka-challenge ko sa iyo, Gong. Ang daming mga tao, mga pinagsasabihan mo, mga putang ina kung ano-ano na lang. Pero sa akin, hindi ka makapagsabi ng gano'n. Dahil putang ang nanay ko. Ang mga nanay na may anak, ang pangalan Rodrigo Rua Duterte, yun ang puta. Thank yes, Miss Salima. Ms. Salima Refran, I think you have more questions. And okay. Sorry. So yun nga po, bagong administrasyon na po ito. Ang sabi po ng administrasyon na ito, gumagana naman daw po yung justice system natin. May balak po ba kayo na habulin dito sa Pilipinas na panagutin dito yung pamilya Duterte doon po sa lahat po ng nalalaman po ninyo? For the time being, inabuti ko na hindi ako mag-comments about that, pero mag-testify po ako. Don't worry po. Tatayuan ko po lahat ng mga sinasabi ko dahil totoo po ito lahat. Lalo pa po kung makabalik ako ng Laud Pari, may makuha pa ko ng mga maraming biktima ng massacres na nandoon pa ngayon. I hope na nandoon pa. Thank you po. May pahabol lang po akong question, Mr. Las Cañas. Medyo malayo po yung usami sa Davao City. Paano po naging magkaibigan po si dating Pangulong Rodrigo Duterte at tong si Mayor Paruhinog? Ano po yung kaugnayan nila? Ganito po. Nung namising po ang patasaha family sa General Santos City na pinaabdak ni Mayor Duterte sa amin, si Aldong Paruhinog po is 1 week after pumunta ng Davao City at kumunta kay then Police Captain Ernesto Magkasait na siya po ang kaibigan talaga ni Aldong Paruhinog. I do not know if Aldong Paruhinog at the time was a mayor or a city councilor or a barangay captain, pero doon po nag-umpisa yung ugnayan ni Mayor Rodrigo Duterte at ni Aldong Paruhinog dahil personal po siya nakiusap kay Mayor na magpatulong siya kung nasaan itong patasaha family. At pinaasa siya ni Mayor na tutulong siya. Pero hindi alam ni Aldong Paruhinog na si Mayor Duterte ang nagpaabtak at nagpamasakir sa entero pamilya sa loob ng Laud Quan.
Sir, nabanggit niyo po na may laboratory, sabu laboratory ata tong si, sabi niyo po ah, tong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sir, baka Yes. pwede niyo pong i-describe kung ano pong laboratory to, saan po to dating makikita, ano po yung mga operasyon doon, sir, baka pwede niyo pong i-detalye para sa ating mga kasamahan sa media. Okay. Mga year 2021 nung bumalik siya, 2022, inasahin niya ako na mag-security sa isang kanyang mga Filipino-Chinese kaibigan, particularly sa amin in Charlie Tan and Michael Yang, na nagtayo daw ng isang Cantis factory sa Dumoy Toril, which is naniwala naman ako, kasama ko dito si SP04 Sansun Binaventura. Kami nag-escort sa mga van na lumalabas sa ninawalaan ko na isang Cantis factory sa Dumoy Toril at the time, na minamanage po ito ni Michael Yang at ni Sammy Oy at ni Charlie Tan. Nagde-deliver po sila ng mga allegedly sardines, a finished product ng mga sardines for export to Malaysia. Gamit po nila yung Toril Fishport na malapit lang po sa Cebu Laboratory na ito. 3 kilometers lang. Kami nag-escort ni Sunny. And then ang nirintahan ni Charlie Tan na mga fishing boat going to Malaysia at the time ay yung kay Mr. Cascabel ng Toril Fishport. Then nadiskubrihan ko na lang po na sa Cebu Laboratory pala ito lahat nung na-raid na po ito ni Police Captain Asierto. Wala kaming nakita ni isang tinapa kasi nung galingan ang ginawa ni Rodrigo Duterte, yung halimaw na yan. At isa pa, naka-discovery ako sa Green Heights Subdivision ng another Cebu Laboratory na papapaari ni Sammy Oy at ni Michael Yang. Anong ginawa ni Mayor Rodrigo Roa Duterte? Pinagpapatay ang mga construction worker sa grupo ni SP04 Benvenido Laud in the presence of Sammy Oy. And a Filipino-Chinese woman I only name here as Miss X. Si Duterte walang ginawa. Mag-apply ako ng search warrant doon, kay huhulihin ko na sana ito. Pero anong ginawa ni Duterte? Gimislid kami ng halimaw na ito. Talagang demonyo talaga ito. Saka grabe ang ginawa niya. Tatlong Cebu Laboratory ang nadiskubrihan sa Davao City during his mayorship. So anong masabi ng taong bayan dyan? Magpapaloko pa ba kayo sa halimaw na ito? Tatayo at tatayo tayo sa katotohanan kasi kawawa mga anak ninyo, mga apo ninyo. Ito ang totoo. At huwag kayong makinig sa mga joke-joke ng gago na ito. Hindi lang ito grabe ito, manyak pa ito, rapist pa ito. Daming kasalanan na dapat managot ang taong ito. Kaya nagmatapang ako ngayon na lumabas at lumabas at magsalita po. Maraming salamat po. Sir, ngayon pong nakakapagsalita na kayo ulit, tapos na po yung termino ni Pangulong Duterte sa Malacañang. Ano naman po yung panawagan nyo sa bagong nakaupo sa Malacañang na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos? Well, panawagan ko po sa Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mag-ingat po at huwag po magkumpiyansa talaga sa halimaw ng Davao na si Rodrigo Roa Duterte at yan, allegedly Vice President Sara Tambaloslos Duterte. Mga traidor po itong mga ito at hinahamon po at hinahaman ko sila palagi. Lumabas ka, magsalita ka, harapin mo ang kaso sa International Criminal Court. Kung totoo kayo na para kayo sa taong bayan ng Davao City. At panawagan ko kay Ferdinand Marcos Jr., huwag magtiwala talaga
itong gonggong na si Rodrigo Roa Duterte. Treasure ito. At isa pa, i-remind ko, mag-take ako ng opportunity sa araw na ito na sabihin ko na during the meeting doon sa Helena Hotel, may kaibigan sa isang Indian national, businessman ko, no? Hindi ko alam, pero pagkatawag na lang niya palagi Mr. Singh. Pero si Rodrigo Duterte at that time, nag-ask siya how to acquire nuclear material. So ito ang pinaka-dangerous na dapat bantayan ng presidente ng Pilipinas. Huwag nang bitawan itong arimaw na ito dahil gagawa at gagawa at gagawa ito talaga ng very devastating move. Katulad ng pagbomba niya sa Davao International Airport. Meron akong testimony, may ebidensya ako niyan. Sa Port of Davao. Sir, yan na po. Yes, sir. Napasak. Meron pong pahabol na question po to si Mr. Jairo Boliedo ng Rappler. Sige po, pasok po Mr. Jairo. Sir, sorry, last na po talaga. Last question na po talaga for me, ultimately, sir. Sir, meron po ba kayong alam doon sa guns ni President Duterte? Kasi nakakuha po kami ng, na may mga sources po kami na nakausap na nagsabi na meron siyang mga guns na around 300 and we wrote about it. Meron po ba kayong recollection doon sa gun collection niya when you were still working for him? Thank you, sir. Yes, ang gun collection ni Mayor Duterte during my time, more than 1,000, hindi 300. Sinungalingan yan. At saka ang mga nagbibigay sa kanya ng mga imported guns, igaling po ito kay Kibuloy. Kung magbiyahe si Kibuloy, dala yung eroplano ni Duterte sa Amerika, nagdala yan ng mga spare parts, silencer, mga bala, ano pa yan, mga parts. Actually yan, si Kibuloy, front lang yan ng halima ng Davao. Salamat po. Salamat po, Mr. Jairo. Kung wala na pong katanungan, sir, ingin lang po namin kayo ng closing remarks. Mga, baka may gusto pa po kayong sabihin sa ating mga okay tagapanood. Well, number one, sa mga tao ng Davao City, nandilinlang lang kayo at sa Bisaya pa, gisugba lang mo, giluto lang mo sa sarili ninyong mantika. Ayaw mo paniwala ang mga Duterte. Lalo pa yung gago na yan, yung bigong Duterte na yan, winaldas ang pera ng taong bayan sa Davao City at kasama ang kanyang mga anak. Yan si Sara, si Pulong, wala yan. Pulong Gonggong yan. Baste, wala yan. Adik, naging mayor pa. So tumayo kayo. Huwag kayong matakot. Labanan natin ang mga ito. Tulungan natin ang mga matitinong leader ng bansa natin. Katulad ni Ferdinand Marcos Jr. Inaapi-api na niya, bilo mo, pababain mo sa pwesto, sitting president. Tapos siya si Bilian, drug lord pa. At pinalabas po niya sarili niya na malinis siya. Hindi ka malinis po. Magharap tayo. At saka wala namang malinis pamilya mo. Sino bang malinis pamilya mo? Lahat kayo, kung tim na kayo. Yan ang katotohanan. At hindi ako aatras. Ang panawagan ko sa taong bayan, lalaban po tayo. Makinig tayo sa anong mga katotohanan, anong nangyari. Sino yung mga pinagpapatay? Ang daming namatay, nalibing sa mga mass grave, nalabay, natapon sa Samal Island. Walang hustisya po. Huwag po natin hayaan itong manaig, itong demonyo at halimaw na ito na gusto na lang niya sarili niya, iperpetuate niya sarili na for evil siya. Ngayon, isiparit ko na yung Mindanao para gawin niya sa buong laboratory na naman ang buong Mindanao at mag-export na naman yan doon sa Malaysia, Indonesia, Brunei. Dapat malaman yan ng mga neighboring countries para labanan itong the rising public Escobar ng Davao City. Yan na po. Thank you po. God bless sa lahat. Maraming salamat po, Mr. Arturo Las Cañas. Maraming salamat din po sa ating mga kasamahan natin sa media at sinamahan nyo kami dito sa panayam na ito.
Ito po si Aris Ilagan po, Editor-in-Chief ng Pilipinas Today. Nagpapaalam sa inyong lahat. Have a nice day po.